Here's why you should start using Grok again. Sa mga hindi pa nakakaalam, nabuff kasi si Grok. And here is how you use him. So kailangan ba 9.5 seconds, malagay mo yung pader mo dito sa spot na to para madelay mo yung minions sa lahat ng lanes. But in this case, hindi ko naharangan yung minions sa bot. So magkunwari na lang tayo na harangan ko. Maganda gawin to master kasi madedelay yung farm at gold ng kabilang team. Ito, papakita ko sa inyo kung paano yung successful na pagdelay ng minions sa lahat ng lanes. Ganun pa rin, 9.5 seconds, same spot. And there you have it. You've successfully delayed all the lanes of your enemies, thus delaying their farm. Pagkatapos mo madelay lahat ng minions sa lanes, dito na naman, idedelay mo ulit yung sa mid. Tinan mo, parang mga engot yung mga minions. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Pagkatapos mo pasayawin yung mga minions sa gitna, pumunta ka na sa blue buff ng kalaban. Tapos, idelay mo. Okay, so turuan kita paano idelay to master, ha? Antayin mo muna siya lumabas sa point na yan. Pag nandiyan na siya sa point na yan, pwede mo na lagyan ng wall. Doon ba na sa likod niya? Tapos, for sure, iikot na yan. Subukan mo yan, madedelay mo talaga yung kalaban pag ginawa mo yan. Minsan nga, suswertehin ka kasi minsan nagbo-blue first yung core ng kalaban nyo. And most of the time, yung support at tank nasa mid nagka-clear. So, pag nangyari sa'yo to, subukan mo pa rin idelay. Kasi pag nasindak sa'yo yung core ng kalaban, aatras sila, tapos sa'yo susunod yung buff, tapos madedelay mo. Tsaka yung maganda kasi kay Grok, immune siya sa crowd control kapag naka-first kill siya, tapos may katabi siyang pader. At tsaka sobrang kunat niya. Mamatay na lang yung kalaban, kakahabol sa kanya, tapos siya buhay pa rin. Kunat, diba? Tsaka yung gusto ko kay Grok, pwedeng-pwede siya lumalim para makita ko anong mga nangyayari sa mapa kasi pwede man siya mag-out anytime kasi nga immune siya sa crowd control tsaka may SS siya pantakas. The best thing about Grok is you can always, always contest the Lord and Turtle against your enemies. Tipong sila na yung matatakot sa'yo every time they try to take Lord. Tira mo, matras yung Hayabusa. Walang pakialam si Grok kung may retrika. Iko-contest niya yan kung gusto niya. And kung magaling yung gumagamit ang Grok, trust me, sobrang laki ng chance na maagaw talaga niya yan. Lalo na kung bobo yung retri holder, sure ball maagaw niya yan. So kung gusto niyo maiwasan yung mga ganong cases, patayin niyo lang muna siya bago kayo mag-lord. I really don't get why Coach Honda Beast gets a lot of hate for using Winter Truncheon on tanks. Para sa akin, wala namang masama sa gusto sabihin ni Coach Honda Beast. Sabi lang naman niya, mag-Winter Truncheon ka for risky plays at huwag umasa sa recommended builds para mag-grow ka as a player. As you can see, meron kaming kalaban na 1-1. At dahil din sa hinayupak na yan, hindi namin matapos-tapos yung laban. Minsan, bilang isang support or tank, kailangan mo mag-sakripisyo para sa team mo. So being the playmaker, I took the initiative and nagpabait ako sa 1-1 para mag-SS siya sa akin. Almighty. So as you can see, nagagamit naman talaga ng mga tanks yung Winter Truncheon for some cases. Yung pagpapabait ko kay Wanwan at yung pag-Winter Truncheon ko, considered na set na yon. Kaya nga na-eliminate namin siya, kaya kami nanalo. Siya lang kasi yung problema namin before kami manalo dito eh. So ito, nanalo nga kami. Para sa mga tank at support main gen, this might be one of the biggest lessons you'll ever learn. So listen up. Ganito mag-secure ng Turtle or Lord, lalo na kapag crucial yung game or late na yung game. As you can see, merong Lord. Tapos kumukuha pa ng Purple Buff si Hayabusa. So kailangan mo harasin yung retry holder nila dun sa buff nila. Pag ginawa mo to, binibigyan mo sila ng two choices. One, mapipilitan siya mag-retribution para ma-secure niya yung buff niya. Or two, isisave niya yung retribution niya para sa Lord at susugal siya sa 50-50 chance na makukuha niya yung buff or makukuha ng Grok yung buff. Yung buff! Yung buff! Gusto ko! Mas importante yung buff kaysa Lord! Diyan ka nagkakamali, kaibigang Hayabusa. Dahil ni-retribution mo yung mong buff. Dahil sa katahan mo, mapayapa kaming makakapag-lord dito without the worries of it being stolen by the enemy's retribution holder. Ang saya, di ba? To my fellow tank and support users, saka lang to gumagana kapag up yung buff nila at up yung Lord. Pag may buff sila, silipin nyo kung nagbabuff sila, tapos pilitin mo mag-retry. So oras na marinig mo mag-retribution yung core nila, bigyan mo na ng go sign yung makakampi mo na mag-lord. Ito yung isa sa mga maliliit na paraan kung paano mabubuhat ng isang tank or support yung isang laro. Yung tipong pag nanalo kayo, mapapangiti ka na lang kasi alam mo sa sarili mo na malaki yung contribution mo sa pagkapanalo ninyo. Ito pa, isang paraan kung paano mo masisecure yung Lord para sa team mo. Kapag may Lord or Turtle, ang gusto mong gawin, haras-harasin mo yung retribution holder nila. To explain it even further, ipapanood ko sa inyo yung YouTube video ni Mage.UG kung saan in-explain niya itong topic na to. If you ever decide to check out his YouTube video, please don't skip ads. Tapos the Turtle, ang pinakamahalagang target dito is yung the retry user ng kalaban. Why? Kasi kailangan mapatay ang hinayupak na yan. Kasi yun lang naman yung taga-retry nila eh. Once na mamatay yung taga-retry nila or mapa-half HP sila, matatakot na yan humarap-harap sa Turtle. So tingnan nyo yung gagawin ko dito. Doon ko patatamaan yung skill ko. So uulti ako na siya, men. Punta ko siya dalawang beses. So okay na yan, Dol. Wala na, uuwi na tong Lancelot. Takot na yan. Sobrang takot niyan, men. Kahit sino Lancelot user na may ganyang HP, either uuwi na or parang didiscarte ng magaling na magaling para retry ang Turtle. Pero Dol, ang hirap niyan.